声我等得好长，从懵懂少年到孤独的王，这一世我爱得好伤，任你把剑插进我胸膛。我的战马飞踏，为你平天下，你的琴弦拨动，伴我笑天涯。愿为你舍江山，为你卸铠甲，愿牵你的手，陪你到青丝变白发。Sa mahabang panahon na ito, nakapag-isip-isip na ako. Naisip ko, kung nais mong maging kasama ng prinsipeng Abay, hindi ako tututol. Siya ang aking prinsipe. Siya ay akin. Ngayon at bukas. Ikaw naman, ikaw ang kanyang kababata. Subukan ko mang burahin ang mga alaala niya sa'yo. Wala yun sa aking kakayahan. Isinantabi niya ang buhay niya upang makapunta ng djinn at makuha ka. Iginagalang kong katapatan niya para sa isang kaibigan. Binibini, nakapagpasya na ako. Simula ngayong araw, ikaw na ang tagapayo ng prinsipe. Mas lalo lang siyang huhusay kapag ikaw ay nasa kanyang tabi. At ang muling pagbangon ng baylan ay mas madaling makakamit. Kay lawak ng pag-iisip ng prinsesa, tunay kang walang kapantay. Humahanga ako sa inyo. Ngunit sa buong buhay ko, isa lamang ang aking mamahalin. Baliktarin ko man ang langit at ang lupa, siya pa rin ang tanging nasa isip ko. Kung pipilitin akong ikasal sa iba, mas nanaisin ko na mamatay na lamang. Nais kong lisanin ang lugar na ito. Naway payagan niyo po ako. Ang akala ng prinsipe na kapag dinala ka niya sa baylan, magkakalayo ang damdamin namin. Magsasalita rin ang mga ministro. Sa talino ng prinsipe, dapat nabatid na niya na dahil dinala ka niya sa baylan, magiging mahirap ang buhay niya. Kung tutuusin mo, ang prinsipeng Abay, totoong nais ka. Ngunit isang tao lang ang nais ko. Asawa ko lang ang may-ari ng puso't kaluluwa ko. Hindi ba't ganun din ang nararamdaman niya sa prinsipeng Abay? Kung pipilitin man kayo na mag-asawa ng ibang lalaki, kakayanin niyo ba kamahalan? Ngunit ang pagmamahal ko sa kanya, hindi niya masuklian. Dahil walang puwang sa puso niya na hindi umiibig sa'yo. Bye, Pingting. Wala na akong nais. Kung hindi sana, hindi ka na nagpakita pa sa buhay ko. Subalit, dahil nagpakita ka na nga, hindi ka maaaring mawala na lang. Bilang mabuting asawa, mapipilit ko ang sarili ko na tanggapin ka. Ngunit, bilang isang babae, kahit kailan hindi kita mapatatawad. Kamahalan.
Kapag pinalaya kita, wala akong pinagkaiba sa prinsipeng Abay ngayon. Mahihirapan akong patunayan ang sarili ko. Ang buhay ay panaginip. Kay Rami nagbabago. Ang mahalagang pangyayari, natatapos sa isang iglap, sa isang kisap mata. Ang mga pagbabago na ganap sa mundo ay nagpabago ng mga tao. Ang dalawang ibon, hindi ng tagapaglingkod na Baipingting o ang amo niyang prinsipe ng Jing'an. Ngayon, mayroon lamang prinsipe at prinsesa. Ang pagsasama namin ay matagal nang wala. Tapos na. Hindi nakababalik sa nakaraan. Ikaw na lang ang mayroon siya. Ikaw at ang iyong tunay na pagmamahal. Darating ang araw, maiintindihan niya. Kayo lamang ang natatangi niyang asawa. Ngayon may digmaan sa ating pinto. Maaring nakalalamang ang prinsipeng Abay. Ngunit ang kahihinatnan ay mahirap pa rin matiyak. Wala pa sa kanyang tagumpay. Wala akong ibang maiaalay, kundi ang tulungan ko kayo. Kung mapayapa ang tahanan, mananaig lamang ang pagmamahalan. Bumuo ng pamilya, magsama habang buhay. Pagkatapos ng digmaan, iiwan ko ng kasalukuyan at mabubuhay na lamang kapili ng alaala ng nakaraan. Kamahalan, sa paglisan ko, mapapanatag tayong dalawa, matatahimik. Iyon ang pinakamagandang kalalabasan. Paano maililigtas ang Yun'an? May paraan ka na ba? Pumapayag na po kayo sa aking hinihiling. Wala ka sa katayuang makipagtawaran sa akin kung ipapatay kita. Salamat, kamahalan. Ikaw! Ngayon naiintindihan ko na ang mahinang babaeng walang hawak na kapangyarihan na nakapanghuhumaling at hinahabol ng mga bayani. Inaalay nilang lahat, abot pang itaya ang kapayapaan ng mundo. Nabatid ko na ngayon na kayang-kaya mo ngayon. Salamat sa papuri. Kamahalan, napakatalas ninyo, matalinong babae. Kayong nakamamangha. Hindi mo ko kailangan purihin. Babae tayong pareho. Ang pakiramdam mo'y alam ko. Ngunit kung pakakawalan kita, nang ganun-ganun na lamang, nakapanghihinayang naman. Masasayang lamang ang iyong kakayahan. Binibini, isa kang stratehista na walang kapantay. Ang totoo, walang may kakayahan mo. Ngunit kahit ganun pa man, mas nanaisin niyo nalisanin ko ang baylan. Sa kalagayan ng digmaan ngayon, nangunguna ang hukbo namin. Sa palagay mo, Binibini, may pagkakataon ba na babagsak ang Yun'an? Oo. Malakas ang pananggalang ng lungsod ng Yun'an. Ngunit may gubat kayo. Kapag nagkubli ang kalaban sa gubat, hindi nyo malalaman ang bilang nila. Kapag naging pabaya ang prinsipe sa pakikipaglaban, maaaring hindi na siya manguna. Marami ritong pagkain, ngunit ang inyong tubig, sa labas nagmumula, magagamit din ang kalaban. Lalo't nagtuyot ngayon, kaya't dapat nang magmadali. Malamang may binabalak ng prinsipe pagkilos. Kung ako sa kanya, hanggat hindi ko alam ang susunod na ikikilos ng mga kalaban, ako man ay hindi rin muna kikilos. Ngunit kung hahayaan siya... Di, paano natin malalaman kung totoo nga na umurong ng kalaban? Huwag kayong mag-alala. Galing Timog Silangan, ang hangin. Ang kalaban, nasa hilagang kanluran ng Yun'an. Ang hangin pupunta sa kalaban, manggagaling sa baylan. Ngayon ang tamang panahon upang gumamit ng pana. Ang mga palang may apoy sa dulo. Dahil na rin sa hangin, mabilis na kakalat ang apoy nito. Pag nangyari yon, ang kalaban, walang magagawa kundi ang kumilos. Madali nating malalaman ang katayuan ng mga kalaban.
Pagkatapos, makakikilos tayo ng naaayon. Hindi nga natin alam ang katayuan ng kalaban. Paano kung ang prinsipeng abay biglang kumilos? Kaya't kailangan malaman agad ng prinsipeng abay ang bagong strategiyang ito. Binibini, salamat. May kailangan pa po ba kayo? May tanong ko lang. Kilala mo ba kung sinong general ang nakatago sa gubat ng Baylan at siyang kalaban natin? Ang kasalukuyan, wala nang halaga sa akin. Mga alaala ko lang ang mahalaga. Kaibigan man o kalaban, susugod man ang uurong, wala na akong pakialam doon. Hiling ko, kamahalan, tuparin mong iyong pangako. Ang kalayaan ko para sa estratehiyang ito. Paano kung sabihin ko sa'yo na ang kalaban ay si Chu Beiji? Sino? Chu Beiji. Hindi ba't siyang iyong pag-ibig? Ang mahal mong asawa? Hindi mo na siya kailangang hanapin. Hindi ka na rin nag-iisa. Ngayon mismo, nasa labas lamang siya. Sinusundo niya ang kanyang asawa. Nawa pagkatapos ng laban, ay buhay pa rin siya. Bye, Pingting! Huh? Bye, Pingting! Ano nangyari? Napaka makasarili ko. Dapat nalaman ko na ang kalaban ay hukbo ng Jin. Hukbo raw ng Jin? Zuiju. Huh? Alam mo ba kung sino ang lumulusob sa lungsod ng Yunan? Sino ba? Pingting! Ano bang nangyayari? May masakit ba? Siya yun. Hindi pa siya patay. Nagkamali ako. Naipahama ko siya. Dapat inintiwala ako. Dapat hinintay ko siyang umuwi. Hmm? Pingting, ano bang sinasabi mo? Inapi ka ba ng Prinsesa Yao Chan? Isa akong hangal. Huh? Ang ibo na yan. Tatlong araw binurda. Sa tatlong araw na yun, hindi man lang nagkulay ang mga kamay ko, walang tina sa sinulid ang nagmantsa sa kamay ko. Ang ibig sabihin, matagal lang nakatago ang sinulid na yun. Mahahanap mong lahat ng karangyaan sa sambahayan ng prinsipeng abay, ngunit wala ni isang bagong sinulid na seda. Isa lang ang dahilan, walang bagong sedang dumarating sa Baylan. Ang mismong seda na pinakamalaking ikinakalakal lang, Jin. Lahat ng bahay ng mga pinuno, bumibili ng kanilang seda sa Jin. Ang Baylan at Jin ay wala ng ugnayan. Bakit?
bakit biglang susugod ang Gina? Dito sa bayan ng Bailan, kung ilang taon na pala silang hindi nag-uugnayan. Zuiju, ang general sa labas ng iyonan ay ang sarili nating si Chubeiji. Si Chubeiji? Diba? Hindi pa pala siya. Hindi pa siya patay. Sinusundo niya ako. Hindi pa patay si Chubeiji? Di ba't magandang balita yun? Di ba't napakagandang balita nun? Pingting, maari na tayo magsama-samang muli. Mabubuo ng pamilya natin. Pingting, dahil buhay pa si Beiji, di ba? Dapat na tayo magbalot ng gamit. Tapos, babalik na tayo sa bundok. Mag-aayos na ako ng gamit. Hindi na kami dapat magkitang muli. Bakit naman? Mas nais mo bang tumira sa bahay na ito? Maging babae ng prinsipeng Abay? Pingting, bakit? Nakalimutan mo na ba si Chubeiji? Tandaan mo, ipinagbubuntis mo ang anak niya. Hindi ko kayang patawarin ang sarili ko. Ano pang mukha ang iaharap ko sa kanya? Sinundo niya ako rito. Itinataya niyang buhay niya para sa akin. At ano ko? Ano ang ginagawa ko? Tinuruan ko pang Prinsesa Yaojian kung paano siya matatalo. Ibinigay na niyang lahat para lamang mabawi ako. Ngunit lumalabas na pinahirapan ko pa siya. Suiju, bakit ganon? Bakit paulit-ulit ko na lang ipinapahamak ang buhay niya? Pingting, hindi mo kasalanan. Napakahusay ni Chubeiji. At si Hesha, di niya kayang talunin ang asawa mo. Maiintindihan niya na ginawa mo ito para sa anak niyo. At mapatatawad ka niya. Sabi mo, siyang komandante ng hukbo ng Jin. Ibig sabihin, maayos ang lagay niya. Dapat maging masaya tayo para sa kanya. Dapat puntahan natin siya na masaya. Pingting, huwag ka mag-aalangan. Paano ng kamahalan? Ano na lang kaya ang gagawin nila ni Hesha pag nalaman nilang nagdadalawang isip ka? Mali. Lalong mapapahamak si Beiji kapag ipinilit kong mabuhay na kasama niya. Paulit-ulit na lang ako parati ang dahilan. Napagbintangan siya sa hukuman. Nakalaban ng emperador. At ngayon nakikipagdigmaan siya sa Bailan. Nasa kamay niyang buhay at hininga ng libo-libong kawal. Dahil sa akin, nasa panganib na naman siya. Kasalanan ko ang lahat ng ito. Hindi totoo yan, Bay Pingting. Dapat ipagkanuluan ko at parusahan ng lahat ng tao. Hindi! Paano ko pa siya haharapin kung kasalanan ko ang lahat? Hindi ganon! Pingting, ano nangyari? Patingin ang pulso mo! Maayos ka. Lubos ka lang nag-aalala ngayon. Muntik mapano ang bata. Nagmamakaawa ako sa'yo. Huwag mo nang pahirapan ang iyong sarili. Nais ka maging masaya ni Chubeiji. Kita mo? Kay tagal na nating nakakulong sa bahay na ito. At ngayon, nalaman natin na buhay si Beiji. Kung mayroon mang mangyari sa'yo at sa batang daladala mo, hindi mo na talaga mahaharap pa si Beiji. Pingting, huwag ka na mag-alala. Tama na. Hindi pa ipinapanganak ang bata. Pinahihirapan ko na siya agad. Hindi na talaga ako nababagay na maging ina. Pingting, paano mo nasasabi ang ganyang bagay? Sa aking isipan, natatangi ka. Ang pinakamabuting ina sa lahat. Inakala mong wala nang iyong asawa. Para sa akin, ikaw at ang iyong anak. Maaari pa rin mabuhay ng maligaya. Saksi ako sa umpisa ng pag-ibig nyo. Umibig, nagluksa, nagkahiwalay, kay raming pinagdaanan. Noong una kang nilagay ni Hesha sa palangking niya, nanumpa ako. Nasasamahan kita.
Sasamahan kita at ang iyong anak. Narito lang ako sa iyong tabi, pati sa iyong panganganak. Pingting, hindi pa ako sumusuko. Huwag mong sabihing sumusuko ka na. Huwag ka nang mag-alala. Magiging maayos ang lahat. Sweet you. Sweet you. Pingting! Punong ministro, pinapapatay mo si Pingting na walang pahintulot? Kamahalan, salot sa atin si Bai Pingting, hindi siya dapat narito. Alam kong hindi siya dapat narito, ngunit may paraan ako upang pamahalaan siya. Wala ka na sa lugar, wala kang pahintulot, sisirain mo pang aking balak. Ninais ko lang naman na mapalaya sa bayan ng baylan ang sanhi ng ating panganib. Ika'y ubod ng talino, ngunit sa isang bagay na ito, mukha kang mangmang. Anong saysay ni Bai Pingting kung bangkay na siya? Itinatangi ng prinsipeng abay si Bai Pingting, ngunit para kay Chu Beiji, siya ang buong mundo. Kung bangkay na si Bai Pingting, anong isasagot mo sa mahal na prinsipeng abay? Anong isasagot mo kay Chu Beiji na nilulusob na tayo? Sa palagay mo ba na ikaw bubuhayin ng prinsipeng abay? Si Chu Beiji, bubuhayin niya ba tayo? Nigulo sa loob o mananakop. Ministro, wala sa mga ito ang nilutas mo. Kundi, gumagawa ka lang ng bagong digmaan. Naging pabayaan na ako. Dahil sa sama ng loob kong pinag-aaway niyang dalawang bayan, para lang siya ay makuha ng isa. Kamahalan, tinatanggap ko ang parusa ninyo. Nangyari na. Ano kung parusahan kita? Ministro, tumindig ka dyan. Opo, kamahalan. Ang tangkang pagpatay, nagbunga naman kahit papano. Napilitan si Bai Pingting na humingi ng aking tulong. Pinuntahan ko siya sa lugar ng prinsipeng abay at siya na mismo ang nagnais na umalis. Mabuti yon, hindi na ako mahihirapan. Sa gayon, kaming dalawang magpapanggap para sa aking binabalak. Ang buong Yunan ang magiging saksi ng gagawin namin. Malalaman nila na pinayagan ko ang mahal na prinsipeng abay na magkaroon ng babae. At pagkatapos, wala nang masasabi ang prinsipeng abay kung aalis si Pingting. Wala na tayo ron. Kamahalan, kaya husin ang iyong pagpaplano. Kamangha-mangha. Punong ministro, kilala mo na ako. Ngunit sa bagay na ito, hindi tayo dapat magkamali. Huwag kayo mag-alala. Pangakong hindi ko na kayo bibiguing muli ukol sa bagay na ito. Kung ganun, kamahalan, salamat. Mauuna na po ako. Louie, ang panulat. Opo. Ibigay mo ito agad sa prinsipeng abay. Sabihin mong kumilos ayon dyan. Opo. Ah, nga pala. Panahon na para siya'y paligayahin. Batiin mo siya at may babae na siya. Opo. Tama bang nakikita ko? May aakit ang ligo sa sambahay ng prinsipeng abay? Wala naman nakatira doon na napipindong ikasal. Hindi ko talaga maisip kung sinong babae ang ikakasal. Ang garbo na palangkin. Ay! Binibini, bihis na po. Ah, sandali lang! Ibaba niyo na muna dyan. Ako na lang ang gagawa. Bilis, bilis! Bilis! Oh, alis na, alis na! Alis na kayo! Bilis, bilis! Lumabas na kayo! Oh, labas na!
kay Pingting. Ano nang gagawin natin? Hindi ko rin naisip na ganito ang kalalabasan ng mga bagay. Ngunit, kapag sinuot mo ng damit na yan, di hindi ka na... Hindi ka na ang prinsesang abay ng Genbei. Prinsesang abay ng Genbei. Napakagandang pangalan. Ngunit di na yun nababagay sa akin. Pingting! Kay daming namatay dahil sa akin. Nasaan man ako kung sino-sino nagtatangka sa akin. Ang prinsipe ng Genbei, ang emperador, ang amo. Lahat ng kaganapan sa aking buhay, nagsisilbi lamang tanikala. Kahit panaisin kong tanggapin lahat ng parusa, wala na akong nais madamay pa. Kung hindi lang dahil sa ipinagbubuntis ko, ikinahihiya akong umabot pa ng ganito kahaba ang aking buhay. Zijo. Hmm? Magtutungo tayo ng liang. Dakilang liang? Oo, tama. Naisip ko na. Naroon ang matali kong kaibigan, si Yang Feng. Dati siyang mga awit sa dakilang yan. Tumutugtog din siya. Lahat ng ibon ay nahahalina sa kanya. Tatanggapin nila tayo. Pingting, nagpasya na ako. Kahit saan pa man, sasamahan kita. Hanggat di ko pa nakapagpapasya, sasamahan kita sa dakilang liang. Kapag panatag ka na, saka na natin puntahan si Beiji. Kayong dalawa ay itinadhana. Tiyak ako na magsasama kayong muli. Kasya po ba? Tamang-tama ang sukat. Salamat sa prinsesa. Binibining Louie, pasalamatan mong prinsesa sa kanyang kaloob sa akin. Wala man akong maitutumbas. Pangako ko na hinding-hindi ko naman siya bibiguin sa pagganap ng aking tungkulin. Maraming salamat, Binibining Bay. Kilala niyo ba? Ha? Yung babae sa sambahayan ng prinsipe. Hindi. Sino ba? Hindi. Huh? Bay Pingting. Huh? Bay Pingting? Narinig ko na yata yung pangalan na yun. Hindi ko siya kilala. Alam ko na! Di ba si Bay Pingting, yung babaeng nasa kilalang kwentong bayan? Siya yung babaeng naglakbay ng milya-milya at sinagip ang asawa. Ang alam ko nga, siya raw, sa dakilang Jin, ay ang kilalang prinsesang abay ng Genbei. Prinsesa nga ba? Oo! Talaga? Totoo ba yan? Totoo nga. Totoo yun! Si Bay Pingting, ngayon may prinsesang abay ng Genbei, ay dati namang tagapaglingkod ng prinsipeng abay sa sambahayan niya. Tagapaglingkod? Nakita niyo yung prosesyon sa bahay ng prinsipeng abay? Ang rangal, hindi ba? Oo, nakita ko. Ngayon, umakyat na ng ligaw ang prinsesa, dala si Bay Pingting. Ipagkakaloob ng prinsesa bilang babae ng prinsipeng abay ang kilalang Bay Pingting. Oh! Pwede pala mangyari yun! Sabi nila, ang digmaan na ito sa pagitan ng Jin at ng minamahal nating baylan ay dahil lamang sa babaeng si Bay Pingting. Ha? Oh, sandali, hindi ba't nagbibiro ang prinsesang Yautia? Lukuhan yun! Itong si Bay Pingting, unang nagtaksil sa kanyang amo pagkatapos iniwan ang asawa.
Gulo lang pala ang dala ng babaeng ito. Tama. Oh, tama yun. Sa isalot. Dala niya yung malas. Ang digmaan para lang sa isang babae. Ulat! Kamahalan, kalatas mula sa prinsesa. Ang husay. Himala. Kawal! Narito! Makinig. Ihanda ang mga kawal. Ngayong gabi, pababagsakin natin si Chubeji. Ililibing natin ang bangkay niya sa kagubatan. Hoy, totoo ba? Ang ano naman? Para sa babae pinagtaksilan siya, susugod siya rito ng baylan? Ano naman ang kinalaman natin sa kanila? Ikaw mamatay tayo. Sandali lang! Nakailan tagumpay tayo kasama siya? Anong nire-reklamo mo? Hep. Malamang hindi ito ganun kadali. Marami tayo hindi naiintindihan. Salot ng babae. May asawang prinsipe. May asawang anak din ako. Bilang komandante natin, wala ba siyang pakialam sa mga buhay natin? Para lang sa babae? Dahil lang sa babae? Anong uri ng prinsipe yan? Ano sinabi mo? Tapan mo yung sinabi niya! Ano kaguluhan to? Simula ng pinamunuan kong hukbo, kayong narito ay naging tapat sa akin. Magkabalik at nating hinarap ang kalaban. Kayo ay mga kapatid ko. Tayo ay kumakain magkasama, umiinom ng alak magkasama. Ngunit ngayon, nasa panganib ang asawa ko. Kahit sa dulo pa ng mundo, kahit hulinghininga ko pa ang kailangan, pangako, hindi ako titigil hanggat magtagumpay tayo sa digmaan na to. Kung kayo sa kalagayan ko, gagawin nyo rin to. Ngunit, naiintindihan ko na may pamilya rin kayong pinangangalagaan. Hindi ko rin kaya makita na mamatay kayo o ang mawalay sa inyong pamilya nang dahil lamang sa aking asawa. Ngayon, narito ako hindi bilang general at hindi rin to kautusan. Dumito kayo o umalis! Hindi ko kayo tututulan! Kamahalan, para sa aming prinsesa, susundin ka namin sa iyong mga salita. Ipamumukha natin sa baylan na tayo sa Jin ay hindi mahihirang tao. Kailan kami natakot mamatay sa digmaan? Hindi ba mga kasama? Tama! Mabuti! Iinom ako para sa inyo! Salamat, kamahalan! Ngayong araw tayo'y magkakadugo. Kung kayo'y mamamatay sa laban, habang buhay kong aalagaan ang inyong pamilya. Kung ako naman ang mamatay, puntahan niyo ang aking asawa at sabihing nabigo ko siya. At ihingi ako ng tawad. Tagay! Tagay!
Ting! Halika! Ting-ting! Halika na! Bay Pingting, saan kayo pupunta? Makinig ka sa akin! Huwag mo kaming subukang tigilan! Ang prinsesa, siya pumayag na umalis kami! Ano? Zijo. Nasa harap ng digmaan ng amo ngayon. Kung talagang aalis ka na, ano na lang ang gagawin ng amo pag nakita niyang wala ka? Naisip po bang nararamdaman niya? Nitong nakaraan, ni hindi man lang siya makangiti, ni hindi man lang makatulog ng maayos, inasam ko ang araw na dumating ka upang maramdaman uli ng amo ang pagmamahal mo. Pingting, kayo ng amo, magkasama simula ng bata. Bakit parang hindi ka man lang naaawa sa kanya? Dongyo. Pingting, totoo ba? Totoo bang wala ka nang nararamdaman? Dongyo, kailangan kong umalis. Pingting, maawa ka. Huwag ka nang umalis. Huwag mong iwan ng tabi ng amo. Kapag nawala ka na naman, paano na lang ang amo? Dongyo, naniniwala ka bang maibabalik mong nakaraan? Naniniwala ka bang ang amo ay walang pinagbago sa nakaraan? Siya ang naglatag ng patibong. Siya ang dahilan kung bakit kinamumuhian nila ako. Siya ang pumatay sa lalaking pinakamamahal ko. Siya ang nagkulong sa akin rito. Kahit labag sa aking kagustuhan, ginawa niya. Kung talagang nais mong tumigil ako rito, ang tanging panghahawakan niyo ay ang bangkay ko. Hindi na ako ang Pingting na nakilala mo sa nakaraan. Kung mamamatay ako ngayon, palagay mo, matutuwa ba ang amo? O malulungkot ba? At ikaw, matutuwa ka ba o malulungkot ka? Bay Pingting, ako... Alam kong masakit sa iyong mamaalam at ayaw rin kitang iwan. Ngunit kung sa palagay mo, hindi ako dapat umalis dito, patayin mo na ako ngayon nang makamit ko ang kalayaan. Huwag ka mangangahas! Tabi riyan! Zuijo. Dongjo, ihatid mo sana akong muli. Alis na. Mag-uunwari ako, hindi ko kayo nakita. Dongjo, mag-ingat ka palagi. Alagaan ang sarili. Pingting! Alagaan ang amo. Alis na! Baka magbago pang isip ko! Halika na, umalis na tayo! Bay Pingting. Bay Pingting. Tigil. Maganda na. Uy, huwag na ba yun sa atin? Saan ba yung galing? Kaling kaya galing ka. Uy, isig! Tingin niyo yung lago. Marami naman.
yung mga ilaw na yun. Tingnan niyo yun, oh. Gising-gising. Gising kayo, tingnan niyo, oh. Ano ba yan? Ano kaya yun? Napakarami. Ano yan? Ano ba yan? Ayan, may paparating pa, oh. Sa baganin yan. Tingnan nyo. Oo nga. Bitiw! Sinabi mo, ginamitan nga ni Heso ng apoy ang kampo natin. Naukay na ang kanal. Handa na rin lahat. Apoy nga ang pinakamahusay na paraan upang palabasin ang kalaban nagtatago sa gubat. Nakalimutan lang niya na ang kalaban niya ay si Chu Beiji. Binabalak pa lang niya, naisip ko na. Hindi niya ako maiisahan. At ngayon, matatalo na si Heso. Makinig! Magsasama ako ng 5,000 pinakamahusay upang linlangin ang kalaban na tayo yuurong. Moran? Narito po. Pamunuan ang hukbo. Galingan mong umarte para sa ating prinsipe. Masusunod po, kamahalan. Pasulong! Obo!肩膀，黄粱悲壮，别忘记我模样。